So yun mga sir, nandito na tayo sa Barangay Paniki, nandito yung LTO. So good morning mga sir. Ngayon ay meron tayong special rides. So bakit kaya naging special tong ride natin ngayon? Special to kasi ang ride natin ay sa LTO Gumaka. Ginagawa mo. Re-renew tayo ng ating motor, tong Yamaha Sniper 150. Pangalawang renew na niya, kaya tingnan natin kung papasa pa rin. Sana naman pumasa. Tsaka syempre may nababalitaan tayo, diba, na medyo mahigpit daw si LTO ngayon. So yun mga sir, alamin natin kung talaga mahigpit na nga. Malalaman natin mamaya kung meron na bang MVIS sa Gumaka. Pero balita ako, wala pa naman. So itong Yamaha Sniper 150 ko, okay naman. Stock naman to lahat. Ang nabago ko lang dito mga sir, syempre yung auxiliary lights ko, nagdagdag ako. Siguro pasok naman siya, 6 bulbs naman eh. Tapos chineko naman yung lahat ng ilaw niya kanina, yung preno, yung brake light, yung headlight o flashers, okay naman. Kaya tingin ko papasa tayo sa inspection. Tapos stock ano lang, stock footrest lang din tayo. Hindi ako naka-shifter. Tapos yung pipe ko, nagpalit ako kasi kinalawang na yung stock eh. Naka-umabito na to. Pero matagal na naman na i-registro ko na rin to sa Lucena nung isang taon. Ay titingnan ko sa Gumaka. Pero pasok naman siya yung ingay niya, yung decibel meter niya. So yun mga sir, takbong banayad lang tayo. Maga pa naman eh. Tsaka may mga kasama rin tayo, apat kami magkakasama magre-renew. So yun mga sir, ngayon kasi yung issue sa LTO, yung MVIS, kahit all stock daw yung motor mo, bumabagsak. Meron nga Ninja 600 bumagsak. Tapos sa 4 wheels meron Ford Raptor, bumagsak din sa MVIS. So sorte tayo, wala pa naman daw dito sa Quezon. Kahit sa Lucena wala pa daw eh. Mga sir nga pala, yung LTO Gumaka kasi is naglipat na sa Barangay Panikihan Gumaka. Pero sabi, yung emission center is nasa Luma pa rin. So doon muna tayo pupunta. Magpapa-emission muna tayo bago tayo pumunta doon sa main office. So yun mga sir, update ko na lang kayo mamaya.
Good morning, Jamaica. Asa ka sao? Ay, ito na sila. Kita sir, dito muna po. Hello. Ano rin ka ba? Ay, oo, siya ako. Ano? Ano yung parang ilang kasama mo? Ha? Ilan? Naibig ko naman agad yung ano mo. Tinuha agad ng barkada ko. Take care. Kasama mo ba yun? Oo. Bali, apat kami. So yun mga sir, tapos na kami sa emission center. Inabot kami ng halos 30 minutes. Mabilis naman kasi apat kami. So ang oras ngayon 7:30. Pumunta kami sa Barangay Panikihan kasi nandun yung main office ng LTO, inilipat na. So nandun yung last namin inspection, tapos syempre yung release ng bagong OR. Ngayon mga sir, malalaman natin. Hindi pa rin na nakakapasok dun eh, pero nadadaanan ko siya. So yun lang mga sir, sa emission wala namang problema. Yung presyo ng emission is 500, nagtaas din. Tapos yung presyo ng insurance 900. So mga sir, kung alam nyo naman kumuha ng insurance sa ibang agency, pwede naman. Kami kasi dun kami kumuha, kaya medyo mataas, 900. Pero sabi ng iba, meron daw yung mga kagaya sa Cebuana, mga ganun, mas mura daw. Pero hindi ko pa natatry, siguro sa susunod. Medyo busy rin eh. Mga sir, nandito na tayo sa Barangay Panikihan, dito yung LTO. Yun, malalaman natin kung saan yung inspection dito. Magre-ring nyo po, ha? Registro. Galing na kayo doon? Opo. Kanina? Kay Joan po. Ah, sige na.
A few minutes later. Three hours later. So yun nga mga sir, hindi ko na nabidyuhan kanina kasi parang bawal yung pag-inspection. Pinitsuran ko lang kanina. So bali wala pa naman yung BIS na gumaka mga sir. Kaya nga lang inabot kami ng alas 12 yung tanghali. Bali nagpa-smoke kami ng 7 o'clock. Tapos 9 a.m. inspection. Tapos yun yung sa releasing, medyo natagal. Sabi nag-offline daw, parang ganun. Kaya inabot kami ng alas 12. Sa total expenses naman namin, yung sa akin, itong sa akin, sa smoke emission, 500 pesos. Tapos insurance 900. Bali 14 na kaagad. Tapos diyan sa LTO office doon nga sa panikihan, 534 yung OR ko. So yung ibang yung mga kasama ko sina sir nasa 400 lang. Kasi yung sa akin may 100 pesos na charge kasi change venue kasi yung sa akin eh. Dati kasi ako nag last year kasi sa Lucena ako. Tapos naglipat nga ako dito sa Gumaka. So yun, kaya medyo mas mahal sa akin ng 100 kaysa dun sa kanila. Kaya maabot ng 534. So yun mga sir, siguro pag magpaparehistro kayo, yun, dala kayong pera 2K. Siyempre mas okay kung sobrahan nyo mga 2.5 para kasama na yung pang foods ninyo. Tsaka kung magkaroon man ng abiresa inspection. So sa akin naman okay naman lahat. Yung auxiliary lights ko may sarili naman switch kaya wala naging problema. Yung tambutso ko mahina naman yung tunog. Tapos lahat ng switch ko naman at ng signal lights gumagana. Tsaka yung headlight ko, brake light gumagana. Yung busina natin i-stock din naman kaya wala naging aberya. So yun, kaya ako gusto ko talaga halos i-stock lang talaga eh. Oo, maganda naman mag-modify kaso mahilig din akong bumiyahe, alam niyo naman. Kaya mas inuuna ko yung lagi, safe lagi. So yun mga sir, pag mag-isa pa, dapat pag pupunta kayo, i-xerox nyo na kagad yung ORCR ninyo. Ano, para nanambera na lang. Tapos sa insurance, hindi mahirapan yung gagawa ng pangalan nyo kasi titingnan lang dun sa ORCR nyo. Tapos yun lang talaga, natagalan sa inspection. Ang masasabi ko dun sa bagong main office ng LTO sa Barangay Panikian, okay naman. Although hindi kami nakapasok dun sa mismong counter sa cashier. Nakapasok naman kami dun sa may medical, tsaka dun sa ibang, tsaka dun sa CR, syempre nasa taas pa pala yung CR. Pag pupunta kayo doon, mas okay siguro agapan nyo. Or okay naman kung medyo natagalan, kagatulad sa amin, medyo tumagal. Is balikan nyo na lang, pwede naman pumapayag naman yung mga may hawak ng papel. Yung sa kasama ko, munti ka na. Kasi nung in-inspect ay hindi na gana yung signal light sa unahan. Pero ngayon, okay na. Bigla naman gumana, kinabahan nga kalay. Makali masisira pa, inayos nga namin kanina yung brake light. Nilagyan ko lang ng tie wire, nagkaigi naman.
So yun mga sir, responsibilidad natin na i-restore yung mga motorsiklo natin o maging sakin man yan, kasi gumagamit tayo ng kalsada para hindi tayo nagtatago sa checkpoint. Ano, pag hinanapan tayo ng papel, kompleto tayo, may lisensya tayo, may papel yung motor natin. Shoutout nga pala sa mga nakasama ko, Sir Michael Roja, yung NMAX kanina, tapos si Sir Dennis, itong nasa unahan ko, XRM na dilaw, saka si Kuya, nakalimutan ko pangalan, basta yung utility sa ICES sa amin namin. Salamat Kuya. March pa, actually March pa talaga yung expired nung kanya, kaso sumabay na sa amin. Siyempre mas marami, mas masaya. So yan, siguro dito ko natapusin yung vlog ko mga sir. Kinonfirm lang natin kung may higpit sa LTO. O wala naman, dati pa rin. Kung ano yung higpit dati, ganun pa rin. So yan nga mga sir, siguro hanggang dito na lang. Medyo umaambo na rin. Ride wise and ride safe palagi mga sir.